umagang kaiganda. Pakasarap ng buhay kapag tahimik ang lugar. Tsaka walang kaaway. At salamat sa Diyos dahil binibigyan niya tayo araw-araw ng lakas. Kaya yan ang unang dapat natin ipasalamatan sa ating buhay dahil buhay pa tayo. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng lakas. Kaya kahit si David ay palagi siya nagpapasalamat sa Panginoon every gising niya ng umaga. Kaya marami siya mga awitin sa libro ng mga awit. Kaya salamat mga kaalaga dahil nandito pa tayo ngayon. Kaya kahapon din namin natapos yung DIY na rabbit cage, pero tatapusin ko mamaya dahil darating na yung ating pinaampun sa atin na rabbit. Kaya kailangan natin tapusin. Bago ko dalhin kasi dito, dapat may tulungan na sila. Kaya ayun mga kaalaga, salamat pala sa walang tigil na suporta sa aming sa channel na ito, sa aking napakaliit na channel. At doon din sa mga napadaan, at paki-try nyo po na tingnan o panoorin yung aking mga videos dahil more on tips doon sa mga baguhan. At ganoon din sa mga napakita namin kung ano yung mga nangyari sa paligid natin. Lalo na doon sa mga OFW, maraming salamat dahil kayo yung number one na sumusuporta sa akin. Sa aking kapatid, si Marie Garcia, Marie Mura Barciana Garcia. Maraming salamat, sister, dahil number one ka talaga na tumutulong sa akin. Ganoon din doon sa pinsan ni misis ko, na si Arnie Lee Nuno. Maraming salamat dahil palagi mo sinishare doon sa iyong mga kaibigan. Doon din sa mga kaibigan ni Arnie Lee. Arnie Lee, salamat. Dahil sinusuportahan yung aking channel. Ayun, maraming salamat doon din sa mga bago kong mga subscribers. Salamat po. Dahil sinubukan nyo na panoorin yung aking mga videos. Dahil ito ay basic. And then, more on yung may mga traditional teaching or experience. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung experience ng isang farmer, mga farmers. Dahil makita po natin kung ano yung mga failure na dapat i-improve. Ayan, kaya panoorin nyo palagi. Salamat din dahil hindi kayo nagsawa sa akin. Kaya ayun mga kaalaga, mamaya tapusin natin yung cage. Ano yung pagkatapos niya? Pagkatapos ito, pakain muna tayo ng ating mga alaga. Yan, ito yung aking morning after ng aking main na ginagawa ay dito ako sa aking backyard farm. Napakaliit na backyard, pero ito ay napaka masayang ginagawa ng isang katulad ko na mahilig sa mga alagang hayop, nag-aalaga. Ganun din sa mga OFW na gusto niyo mag-alaga, kaso lang wala kayong magawa, nandiyan kayo. Kaya ito ay para sa inyo palagi. Para ma-feel nyo na nandito pa rin kayo sa inyong bayan. Ayan. At maituro o ma-share ninyo doon sa inyong mga pamilya na gusto nyo mag-alaga, kaso lang wala pang knowledge about sa farming, particular doon sa animals. Sa akin ay nag-alaga ako ng mga manok, particular doon sa native and heritage chickens. Ay napaka ang heritage kasi hindi yan basta-basta na inalagaan, kailangan mong arali na mabuti para hindi ka malugi dahil napakamahal ito, napakamahal na materials, kaya dapat pag-aralan muna. Kaya ang YouTube, ang videos ko ay more on tips doon sa mga baguhan, o sa ganun ay hindi natin maranasan yung malaking failure sa ating pag-aalaga ng hayop. Nag-aalaga din ako ng mga picking duck at saka Muscovy ducks, mga pato, lambing. Hindi ko pa pinapakita sa inyo mga alaga, pero sunod ipakita ko din yung iba kong mga alaga. Kaya sa manok muna tayo mag-focus ngayon, para sa ganun ay step by step ating ma-explain ng maayos kung paano, at inyo din makita kung paano. Kaya po, maraming salamat, at pakain muna tayo ng ating mga alagang hayop.
Ako ang pinapakain ko mga kalaga, may kunting feeds, saka more on asula or mga gulay-gulay. Haluin lang natin, make sure mga kalaga, kasi pilit yung ating nilalagay. Dapat ibabad mo natin sa tubig para malusaw siya o lumambot. Tapos kunting basa lang, huwag masyadong lugaw. Dapat, ang gusto kasi ng manok, medyo dry. Ayun yung may sabaw. Kahit yung Muscovy duck, mga kalaga, ayaw nila yung masabaw ng pagkain. Gusto nila yung medyo dry, ganito. At yung gusto-gusto nila ng mga hayop. Huwag yung basa. Yan, mga kalaga, gusto ka natin kainin. Yung pang-sisiyo natin mga 1 month to 2 months. Kain tayo mga kalaga, pero primo tayo. Lord, thank you for this food. Bless us, God's blessing. Giniagawa mo! It's a prayer in Jesus' name. Amen! Okay. Ano? Ano? Ha? Kain mga kaalaga. Dahil tapos na kumain yung mga alaga natin, tayo naman ngayon ang kain. Yan o. Almusal. Itong aking ulam. Paborito ko to. Saka kapag may bunga, meron tambos. Nilagyan ng itlog mga kaalaga. Organic egg. Kung ano yung nag-harbis ako kanina. Inulam ni Camera Woman. Saka kamatis. Ayan o. Ito yung pagkain ng pag-alaga ng mga hayop. Mahilig mag-alaga, kaso lang, hindi mahilig kumain ng karne. Pero ito mga kalaga ito. Sabi ito. Kapag naubos na yung kakatayin niya yung hayop ko, alam niyo na kung anong mangyari. Paano masabi? Anong masabi mo dyan sa ulam mo, Kagudarisay? Very delicious. What? Sabi mo, English. Parang masabaw. Ito, yung alam. May laging tatumala. Ano? Yan si Sina. Ay, nayok na. Ang muna ng paya ay kaya nandun ka mo. Isa, kahit ito. Tapos, kung ano pa yan. Nasa na. Ako. Ang kaya na hinup na tayo na pinagalan. Pinata. Ang gamitin ko na. Ano? Kaya nga. Ito na kaya. Ito na. Ito. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Kita sa kanya ng nating kapon kaya wala yung mga katrupa. Kaya ako na lang, tapusin ko na lang. Ang kulang na lang dito, pinto. Magyan natin pinto kasi mamaya kukunin ko na yung ano. Darating na yung ating
bagong ano, pamilya sa ating munting sakahan, farming, farm. Pinto na lang mga kalaga. Pero wala akong experience sa paggawa ng cages ng rabbit, pero dahil nandiyan na yung rabbit, kailangan natin gawa para magiging comfortable din sila sa kanilang tahanan. Hindi sila pakalat-kalat. Saka importante sa kanila ito. At gawin natin ang paggawa. Ayan, nakakalaga, sa wakas, dumating na rin yung hihintay natin. Sino sila? Opo. Inatid kanina. Ayan o, ang gaganda pa na, ang gaganda ka. Actually, puntahan mo ito doon, kaso lang, wala silang pagkagahan, sa walang, wala pa silang kulungan, kaya iniwan ko muna. Kaya ngayon, meron na silang kulungan, nagawa na. Ayan, nandito na sila. Ayun, ito, actually ito mga kalaga, yung binigay. Binigay ng dating member sa church sa Juniora. Ayan o, buntis na ito. Sa Lionhead, sabi nila, actually hindi pa ako bihasa talaga sa pag-rabbit. Pero nung bata ako, nakalaga ako, kaso na, ano lang yun, yung parang bit lang siya. Pero ngayon, ay ano na, ito na yung mga sinasabing meat type. Kaya ito, sabi nila daw, ito giant, parang nila mga alaga. Yun, ang ganda, ito yung napili ko noon sa farm. Ang ganda mga alaga, kung gusto nyo na ano, ang dami nila, ang dami lang ganito doon. Kaya kung gusto nyo, interesado kayo bandang Tarlac area mga alaga, ano, message nyo ako doon sa Genesis Pastor, ang aking Facebook account. O kaya mag-ano lang kayo, comment lang kayo. Tuturuan ko kayo kung saan kukuha ng magandang quality na mga rabbit. Kasi ang gaganda lang ang kanilang mga rabbit doon. Ito mga kalaga, oh. Ito yung aking doe. Oh. Ah, lalak. Ano ba ito? Back. Back, tawag nila, pag lalaki, back. Pag babae naman, do. Ito po, alaga, oh, ganda, oh. No? Oh, wow. Ganda. Ito, siguro 3 days na ito nakabuntis. Kasi pinuntahan ko ito noon. Noong Saturday, ay sinampahan. Sampahan ito. Ganda, oh, yan. Ito pa, mga alaga, oh. Buntis na yan. Mga araw na lang yung hinihintay. Kaya pag lagay ko doon kamaya araw na sa tulungan, pangalanan natin isa-isa para hindi ko nakalimutan yung pang-ano nila. Iwan ko kung yung may pangalan ako dito. Pero yung iba, wala pa. Yan, lagay natin. Tulungan. Hindi pwede yung bata dito kasi maraming matatapang na hayop. Pichito. Si parang pichi. Ang pangalan niya, Pichito. Yan. Ito yung magiging breeder natin kalaga. Kaulaulahang rabbit dito sa aking maliit na backyard farm. Welcome to the planet of Chicken Planet. Bahagi na sa pamilya namin. Pichito. What? Uy, sarado yun. Itong isa, ito mga kalaga. Ito si... Ito, ganda oh. Oh. Paano ito?
Luni? Ha? Si Luni? Ang Luni daw, sabi ni Junior First. Yan po. Wow! Yan ang kalaga, oh. Hmm? Napakaganda nila. Hmm? Salon. Ito, mga... Ito po. Ito. Say this lang. Laban ko lang, ano itong kalaga? Laban ko lang yung partner, yung pamukha niya. Kasi nung pumunta ko sa Parmila, walang lalaki. Kaya babae lang. Meron sila. Alam ko anong pangalan niyan. Kayo naman pangalan. Ayan. Tapos ito mga kalaga. Inaawan niya yung tatlo kaya iwala ito. Babae din siya. Mas lang medyo nung kasungit. Babae siya. Mas lang kasungit siya. Abangan nyo mga kalaga ang ating munting farm. Ito, sabihin natin. Simula muna tayo sa dito mga rabbit. Kasi alam ko ang rabbit magiging bumabit. Yun, ganda na kabilang cage. Ganda ka ng cage ng rabbit na nagawa ko. Ayan ang ganda. Kaso lang ito, kapag ginawa mo ito na puro bago, mahal. Ganda na lang yung alambre, string, welded.
wire. Ayan mga kalaga, kung gusto nyong malaman kung saan ko kinuha yan, i-message nyo na lang ako doon sa aking FB account, Facebook account sa Genesis Pastol. At tulungan ko kayo mga kalaga. Mabait sila sa presyuhan. Ayan. Okay. Ayos. Welcome to the world. Magawa ka ng mundo ng... Nag-aaral kayo. Ayan, mga kalaga, sige, good. At saka, maraming salamat doon sa lahat mga kalaga yung supportin nyo. At doon sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Sana ay lumago itong aking maliit na farm, bucket farm, at saka yung ating channel sa YouTube dahil marami itong matulungan. At saka marami akong gustong abutin, lalo na sa yung basic lang yung experience. Puntahan ko yung mga farmers na talagang nagtagumpay yung kanilang buhay sa basic or traditional at saka technology na pamamaraan ng farming, particular doon sa animal farming. Ayan mga kalaga, ang meron pa yan, may part 2 pa ito. Mayroon pa akong kukunin pa na ibang hayop. Saka mayroon part 2 itong aking i-upload mamaya. Kita kits, mga kalaga. God bless! Ginagawa mo! Gini agawa mo.